Alam nyo, nagulat ako kasi ang usapan, wala na tayong rally. Mayor Jerry, ang usapan, magpapasalamat lang tayo sa mga naga-house to house. Pero napakarami nyong lumabas na mga bahay. At napakaraming pumunta dito. Kaya maraming salamat. Pero bago po ako magpatuloy, ang akin pong pagbigay galang sa ating iniidolong lingkod bayan, Senator Frank Drilon, ang ating pong Governor, Governor Toto Defensor, ang ating former Governor, Governor Art Defensor, ang ating pong mga congressmen, 2nd District Congressman Mike Goriceta, 3rd District Congressman Nonoy Defensor, ang ating pong mga mayors, maliban kay Mayor Jerry, nandito din po si Mayor Karina Flores ng Oton, nandito din po si Mayor Suzette Alquizada ng Tigbawan, nandito din po former Mayor Juancho Alvarez ng Ahoy. Kasama din po natin Board Member Mark Palabrica. Ang ating pong representatives ng iba't ibang mga grupo na supporters natin, yung mga nag-perform ngayon, yung mga nag-house to house. Sino ba dito sa inyo mga nag-house to house? Yung pagbisita ko po ngayong hapon, talagang pasasalamat po ito sa mga naga-house to house. Pasasalamat po ito sa lahat ng ating supporters na mula po nung nag-announce tayo ay talagang grabe na yung sakripisyo. Karamihan ay mga abonado. Marami po tayong mga grupo. Kanina po nag-perform yung mga Doctors for Lenny. Nag-perform yung UP Alumni for Lenny. Nag-perform po yung Angel. Nag-perform yung... Ano yun? Mamaya na tayo sumigaw. Mamaya na. Ah, dumating din po Congressman, Congresswoman Jamjam Baronda, maraming salamat. Maraming salamat po. Gaya po ng sabi ko, nandito ako para magpasalamat. Parang first time in history na naga-house to house ang para presidente saka vice-presidente. Bakit po kailangan nating gawin ito? Kailangan po nating gawin dahil ang pinakakalaban natin ngayon, fake news saka kasinungalingan. Alam nyo po na bago pa man yung campaign period, grabe na talaga yung disinformation. Kaya kailangan po nating basagin yung mga kasinungalingan at palitan nito ng katotohanan. Nagpapasalamat po kami sa inyo dahil po nung nag-appeal kami sa inyo na mag-house to house, talaga namang grabe yung sipag na pinakita nyo sa amin. Kaya maraming salamat. Kung napapansin nyo po, ilang beses na kaming bumalik sa Iloilo. Yung pinakauna ko pong punta dito, nung ako ay kandidato na, hindi pa official campaign period, December 4. December 4 po andito ako. Pumunta po ako hindi lang Iloilo City, pero pumunta po ako sa Leganes, pumunta ako sa Maasin, para po bisitahin yung aming project doon na Community Learning Hub. Sa Leganes po, kasama natin doon yung ating Doctors for Lenny. Kaya maraming salamat. Bumalik po ako noong February 25,
nagkaroon tayo ng grand rally dito sa Iloilo City. Nag-attend ba kayo noon? Ang saya, di ba? Masaya siya kasi walang pilitan, walang bayaran yung pagpunta. Hindi lang hindi bayad, pero marami sa inyo abonado pa. Pero hindi nyo ba napansin, nung rally natin, grabe yung spirit of bayanihan. Kahit kayo ang tagal-tagal nyo naghintay, matagal na nakatayo, napakainit, pero pag uwi, masaya pa din dahil alam natin na nandun tayo para ipaglaban ang ating bayan. At yung pakiramdam natin na spirit of bayanihan, kakaiba siya. Yung mga pumunta sa rally na may mga baon, hindi lang para sa kanila, pero para iambag sa iba. Pagkatapos ng rally, ilang oras lang, malinis na yung rally site dahil yung mga rallyista mismo yung naglinis. Ang pwede lang gumawa nito, mga tao na inspirado. Bakit ba inspirado tayo? Dahil siguro, pinapangako namin ni Senator Kiko, isang gobyernong tapat para umangat ang buhay ng lahat. Pero pag ito simpleng pangako lang, tingin ko hindi naman kayo ganito magpapagod. Pero alam nyo na yung pangako gagawin namin dahil ganito talaga yung uri ng pamamahala na pinapaniwalaan natin. Isang pamamahala na ang mga lingkod bayan nyo matitino at mahuhusay. Isang pamamahala na sinisiguro na ang pera ng taong bayan napapangalagaan para nakakarating sa pinakanangangailangan. Pinakita na po namin ito sa aming panunungkulan, lalo na nung ako ay nasa Office of the Vice President. 6 na taon, maliit yung mandato, mas maliit yung pondo, pero marami kaming nagawa na proyekto. Dito lang po sa lalawigan ng Iloilo, kasali na ang Iloilo City, hindi ko naiisa-isahin dahil napakarami naming proyektong dinala dito. In fact, nung height po ng pandemic, pumunta ako dito para bisitahin yung mga proyekto natin dito. Gaya ng sinabi kanina ni Doktora, panahon ng pandemic, sino yung naasahan yung ating opisina? Pero hindi lang po yun panahon ng pandemic. Lahat na krisis, lahat na sakuna, pumupunta po kami dito, sinisiguro namin na kahit papano makatulong kami. Pagkatapos po ng Typhoon Odette, magki-Christmas na noon, pumunta po ako dito, nagdala po tayo ng relief goods para doon sa mga nasalanta ng bagyo. Hindi lang po yon. Nung pagpunta po namin dito ang February 25, marahil karamihan sa inyo, nakita lang yung malaking rally natin dito sa Iloilo City. Pero bago po nun, may 6 na iba pang munisipyong pinuntahan tayo. Pumunta po tayo sa Oton, umagang-umaga kasama natin si Mayor Karina. Pumunta po tayo sa Concepcion, kasama natin si Mayor Raul. Pumunta tayo sa Ahoy, ayon si former Mayor Juancho, nandun, saka si Mayor. Sa Pasi, pumunta tayo, volunteer-driven yung ating programa doon. Sa Pototan, pumunta tayo. Santa Barbara, pumunta tayo. Bakit ba tayo nagpapagod ng ganito? Bakit ba hindi tayo nakontento na isang malaking rally lang? Dahil po ganito yung pamahalaan na pinapangako namin sa inyo.
Isang pamahalaan na gobyerno ang lalapit sa tao. Sa anim na taon na panunungkulan ko bilang Vice President, mahigit kalahati noon na sa mga pinakamalalayo akong mga komunidad. Mas mahirap puntahan, mas tinutulungan. Mas naghihirap yung bayan, mas tinutulungan. Hindi po namin tinitingnan kung maliit, mga konti lang yung botante doon. Kahit napaka-konti ng tao, basta nangangailangan, tutulungan. At eto po yung aasahan yung pamahalaan sa amin. Noong 2016, napakalaki ng botong binigay nyo sa akin. Alam nyo, halos pareho siya ng boto na nakuha ko sa sarili kong pinanggalingan. Noong 2016, wala pa ako masyadong maipakitang resibo sa inyo. Nangako lamang ako na gagawin ko ng buong puso at husay ang pagiging pangalawang pangulo ko at tiniwalaan niyo ako. May eleksyon o wala, nandito ako kasama ninyo. Kaya ngayon, bumabalik ako. Mas malakas na yung loob kong hingin ang inyong tulong. Dahil masasabi ko sa inyo, hindi ko sinayang yung tiwala na binigay ninyo sa akin. Hindi lang sa pagserbisyo sa Iloilo, hindi lang sa pagdala ng proyekto sa Iloilo, pero pinakita ko sa inyo kung ano ang magagawa ng isang pamahalaan na matino at mahusay. At ito yung pinaglalaban natin ngayon. Ang pinaglalaban natin ngayon, yung kagustuhan natin. Dahil nakita naman natin, pwede naman pala. Pwede naman pala ang disente pero mahusay na pamamahala. Pwede naman pala na walang korupsyon. Kasama natin dito sa taas ang inyong mga lingkod bayan dito sa Iloilo. Mga lingkod bayan na iniidolo at hinahangaan natin dahil matitino at mahuhusay. Pag tinitingnan ko sila, nagiging kampante ako na talagang ang Iloilo marunong naman pumili ng kanyang mga lingkod bayan. Ilang beses nang sinubukan na idaan sa pera ang eleksyon. Pero hindi nagpadala ang Iloilo. Ang inaasahan ko po ngayon, ganun pa din. Na kahit anong pera yung gamitin, kahit anong makinarya yung gamitin, ang mga Ilonggo, pipiliin pa din ang tama. Ang mga Ilonggo, marunong tumingin kung sino yung makakadala sa kanila ng kabutihan. Kaya po ngayon, malakas yung loob ko. Mas malakas yung loob ko ngayon. Ano yon? Medic? Bigyan nyo ng space. May tubig ba kayo dyan? Magdala ng tubig. Bigyan nyo ng space kung kayang madala dito, mas mabuting madala dito. Ayan, tatapusin ko na kasi matagal na kayong nabibilad sa araw, saka matagal na kayong nakatayo. Pero maraming salamat. Pagkatapos ng araw na to, apat na araw na lang ang natitira para magkampanya tayo. Sana po ihirit pa natin yung kaya nating ihirit. Konting tumbling na lang. Pag hinusayan natin, ang susunod kong pagbalik dito, magpapahatid na ako sa Malacañang. Kaya maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat. Presidente.
Lenin. Si Robredo, vicepresidente, Kiko Panghilingan, ang presidente.